Nandito po sa ating studio si Ma'am Nelma Lopez, isa po siyang OFW sa Korea, para reklamo ang abogadong si Jose Teblin. Magandang tanghali po sa inyo, yes, Ma'am Nelma. Okay, pabalik-balik niyo po kayo dito para ayusin sana yung annulment ninyo, yes, na nagbigay kayo ng 150K kay Attorney Teblin. Opo. Walang nangyari, gusto niyo na pong refund. Opo. Pero pinaasa-asa lang kayo ni Attorney Teblin. Kailan po kayo huli nag-usap ni Attorney? Last Friday po. Ano pong napag-usapan niyo noong Friday? Sabi niya nung last Friday, on the way na siya para ibigay yung pera. Kaso wala po nangyari. Makausap natin si Attorney Teblin at pag-usapin kayo muli. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Teblin. Sir. Opo. Ma'am, kausapin mo siya. Attorney, ano na yung usapan natin? Sabi mo magbibigay ka ng pera. Oo, oh, kaya na, di ba? Nag-uusap daw tayo na... Opo, tapos hindi mo na ako na-replyan, di ba? Mini-message kita. Paisin ko na po, Attorney. Kailan niyo po i-refund yung pera ni Miss Lopez? This week po, sir, ibigay ko. This week? Sabi niya po dati, Friday, last week pa yun. Tapos binigyan ko pa siya ng 1 week. Wala pa rin po. Kaya nandito na ako para... Opo. So, Attorney, Friday, maasahan po namin. Sige po, ako. Balita ko po, kayo raw'y tatakbong pagka-congressman. Noong nakaraan po, tumakbo po ako sa ticket po ni Presidente. Ano po, talunan? Opo, kasi titibay ang kalaban. Kapag kayo po'y hindi nagbayad dito kay Ms. Lopez, sisiguraduhin ko po, sa susunod po na tatakbuhin yung pwesto, kayo po'y matatalo muli. At sasabihin ko, huwag niyong iboto itong si Attorney dahil meron po itong niloko. Fair enough? Fair enough, pero hindi naman po ako kung ganyan. Pero kung babayaran niyo po siya, pwede kong sabihin na itong si Attorney inireklamo, in fairness, inayos niya. Di ba, mas maganda? Oo, pwede yan. Kaya para makatulong naman sa kampanya mo. Di ba, sir? Pwede po. Salamat okay po. Salamat so sa po. Friday, sir, babayaran mo siya. Tama, sir? Okay, okay po. Kasama na po kami sa pagpunta po dyan sa inyong tanggapan at huwag niyo po kami indyanin para ibigay na po yung 150,000 buo. Tama, sir? Kasi nag-usap na kami, 50, kasi nagawa ko naman yung sa COVID file ko po yan, halos matapos na yung kaso, 50,000 na lang yung usapan namin. Tama po. Cash na lang nga, ayaw okay na ng tugis. Sige, 50,000 cash sa Friday, pwede? Para matapos na usapan? Wait lang po, sir. Opo. Ganito. Opo. Kasi po sa Friday, palipad po kami pupunta ng Davao. Kung pwede, kung hindi po Thursday, baka po Monday. Uro mo na naman. Sabi mo kanina, Friday. Ngayon, uro mo Monday. Baka pagdating ng Monday, uro mo na naman Tuesday. Monday na lang, para sure. Monday next week? Opo, opo. Sir naman, papahaba mo. Kung talagang gusto mo gawa ng paraan, sir, meron naman talaga eh. Remedyo. Sir, marami nakikinig sa atin ngayon sa Pasay. Ano po? Opo, opo. Kung may bala ka talagang tumakbo sa susunod na eleksyon, this is the time na pakitang gilas ka. Bayaran mo na po itong nagreklamo against you. Para naman sa susunod na eleksyon, tatakbo ka, matiwasay po yung pagtakbo mo. Pwede bang ano na lang? There's Saturday, pwede ho? Kala ko pupunta ka ng Davao Friday, so sa Saturday, nasa Davao ka pa rin. Babalik na po ng, babalik po kami ng hapon kasi. Ganito na lang po, sir. Para naman hindi ka napipressure. Monday, pumunta ka rin sa TV5. Yun. I-on-air po namin yung pagbayad mo sa kanya para makabawi ka. Okay. Pag hindi ka dumating ng Monday sa TV5 at wala kang ibinayad dito kay Miss Lopez, at sasabihin ko sa mga taga-Pasay, kapag nakita nyo sa balota itong pangalang Attorney Teblin, punitin nyo. Oo. Okay, sir? Sige okay, po. Monday, sir, di sa TV5. Oo, sige po. Tanghali. Okay. Sige, Attorney. Salamat, ha. Ano nangyari na po, ma'am? Tumawag, sabi na naman ni Attorney daw, bukas na naman daw ulit. So sabi ko, grabe na. Pagod na po kami. Kung noon nga, wala kaming ginagawa pa, hindi ka nanalo, Attorney Teblin. Ito pa kaya ang darating na eleksyon na kami mag-iingay ay sigurado. Kanina nangako na siya pupunta dito bukas. Kung sakali man po dumating yun, ma'am, we'll let you know, we'll call you right away kasi nang pinangako niya kay Odette. Tulad po ng pangako ni Attorney, andito po siya sa atin live at meron ng dalang pera. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Teblin. Magandang tanghali din po sa Sir Rafi. So andito na po itong pera. Opo, opo. Na 50,000. Opo. Sir, kakausapin natin si Miss Nelma okay Lopez. Miss Nelma, ma'am? Hello po. Andito yes, po si Attorney Teblin. Tulad po ng kanyang pangako kahapon, dala-dala na niya po yung pera. Ay, maraming salamat po, sir. Kasi tumabad siya sa usapan. Sir, gusto mo kausapin si Ma'am Nelma? Sige po. Nelma, medyo nagkulang din ako sa pag-handle ng case mo. Medyo natagalan and I don't want to blame the court itself. May kasalanan din ako, nagkulang din ako sa follow-up. So, salamat na rin at
nagkasundo na tayo, just to return yung acceptance fees. So, hindi na tayo humantong sa... Oo nga po, attorney. Di ba dapat sa gulo sinabi ko naman sa inyo, ayoko naman na ng gulo. Oo. Sino ba naman ang may gusto nun? Siyempre, this is my profession. I'm a lawyer and I don't want to destroy my reputation. Siyempre, may mga anak din ako na umaasa sa akin, pamilya. And mga clients din. So, Ms. Delma, kailan kayo pupunta dito para kunin nyo itong pera dito sa amin ngayon? Bukas po kung pwede po, Sir Rafi. Sige, hold po muna namin ito. And then we'll wait until you arrive tomorrow. At least... Okay, maraming salamat po. Ito po, lalabas natin yung pera. Paka mamaya, walang pera dito. Ah, meron nga. Meron, ayan. Meron 50,000. Ayan, at least lumabas. Ako na muna mag-hold nito. Dahil okay, pag nawala ito, abunuhan ko. Ako bahala. I'll make sure na safe to by tomorrow pagdating nyo rito. Attorney, alam nyo, ako'y hanga sa inyo, sa totoo lang. Nagpakita ko kayo ng katapangan. Why? Dahil bibihira po sa mga tao, lalo po sa mga politiko, na umaamin ng kanilang pagkukulang, which you just did. Opo. And then, tumupad po kayo sa inyong pangako sa amin. Yesterday, you said na pupunta kayo at pumunta nga kayo rito. Salamat po. And pangatlo, humingi kayo ng apology dito kay Ms. Delma. So doon pa lamang nag-exhibit kayo ng katapangan na bibihira po sa traits ng ibang mga abogado. Kasi pasintabi sa lahat ng mga abogado, hindi naman lahat. Karamihan sa mga abogado, mataas yung mga pride nila, ayaw nila magpatalo. Because they want to let everybody know na abogado ako, diba? Kaya ko to lahat at ako ang magaling. Hindi mo tayo ganun. Talagang thank you, pinahangan niyo po ako. Pinahangan niyo ako. Okay, Ms. Delma? Yes po, Sir Rafi. Last word from you? Maraming salamat po sa inyo. Sobrang salamat po. Salamat din, Delma. And good luck. Ma'am Delma. Ito na po yung pera. Pakibilang lang po. Okay. Para masiguro na kompleto po. 50,000 po yan. Pinibilang niya, ma'am, yung kanyang pera. Sabi ni attorney, kinuha daw niya yan sa mga iba niyang kliyente para pang tama abona. Po, sir. Tama po? Opo, 50,000 po. Okay, anong gusto niyong mensahe sa kanya? Okay, attorney, maraming salamat kasi tatapos na din. At saka, sana wag mo na lang din ulitin sa iba para wala na din maperbisyo at wala na rin mag-complain laban sa iyo. Maraming salamat po. Okay. Tapos sa inyo po, sobrang salamat po, sir. Andito lang po kami para sa inyo, lalo sa mga OFW. Oh, alam niyo naman po, pagdating sa OFW, lumulundag po ang programa. Mahal po namin ang lahat ng mga OFW. Kaya nga po. Actually, Tay, alika. Sige, Tay, huwag kayo mahiya. Sige, si Tate. Si Tate, mahiya. Dapat huwag kayo mahiya. Proud kayo. Andito yung anak nyo, isang OFW, isang bayani kung turingin natin dito sa ating bayan at dito sa programa. Mabuhay po ang inyong anak, mabuhay po ang lahat ng OFW. Thank you. Ano yan, sir? Sir, kunting pasalubong lang po para, pangmerienda. Sir, para tulong. Ulit-ulit po namin sinasabi, ma'am, sa aming mga complaint na tulungan, bawal po yan. Ganun po. Sorry po, hindi po namin kayo ni-insulto, pero hindi po kami tumatanggap galing sa aming mga complainant na natulungan po namin. Kung gusto niyo po, sis, nandito na niyan para hindi po kayo ma-insulto talaga ng husto, mapaya. Ibigay niyo na lang po sa mga complainant. Meron po kami action center dyan. Po. I-distribute niyo na lang po sa mga complainant namin na gusto niyo bigyan. Okay po. I would advise siguro dun sa mga senior citizen. Okay po. Ipamimigay nyo na lang po. Pero sa amin po dito, bawal. Okay? Anyway, salamat po. Ang bait ba nyo talaga? Pasalubong sana. Sige, samahan nyo si tatay doon sa action center para ipamigay niya ito. Okay?